yung mga biyahe, nabanggit mo na rin, yung mga biyahe, medyo babawasan na namin for the rest of the year. Ang dahilan ay kailangan namin balikan lahat itong mga nasimulaan sa mga sa ASEAN, sa APEC, sa China, pati yung pagpunta sa EU, sa Brussels, tapos ito yung itong biyahe dito sa Davos. Ay kailangan namin i-detalye yung aming pinag-usapan. Sino ba dito, tungkol dito, sino bang kinausap natin? Ano bang naging usapan natin? O, dito sa lahat ng project na sinasabi, ano ba i-prioritize natin diyan? Kailangan na namin gawin yun. Hindi pa namin nagagawa dahil busy kami, biyahe kami nga ng biyahe. Pero at least meron kaming naiuwi. Ngayon, kailangan na natin i-consolidate, kailangan na natin i-follow up, kukulitin na natin yung mga kausap natin, o yung pinag-usapan natin, ituloy na natin ang usapan. Nasa sa atin talaga yun. Kung pababayaan natin yan, marami na tayong nakita. Nagpumirma ng katakot-takot ng MOU, wala naman nangyari. Kaya yung MOU para sa akin, oh, maganda yan, okay yan, pero simula pa lang yan. Hindi pa yan project. Simula pa lang yan. Simula pa ng usapan para magkaroon ng project. Kaya marami pang gagawin. Kaya yung sinasabi ko kanina, proseso ito. Hindi ito yung basta't biglang mangyayari na yun na nga, may isang biyahe, uuwi ka, dami mong dalang investment. Hindi ganun. Kailangan dahan-dahan tayo itignan, pag-uusapan. And it's also, to put, itong mga biyaheng ganito ay pagmamasdan ninyo yung mga meeting namin, yung tawag namin round table meeting sa mga negosyante, magkikwento kami, sasabihin niyo, ang Pilipinas, ganitong ginagawa namin, binago namin yun, meron kaming create law, maganda na mag-PPP, etc., etc. Okay. Lahat yan ay pinag-usapan. Pero ang ending lagi, sa palagay ninyo, ano pang kailangan namin gawin para mag-invest kayo dun sa amin? So it's interactive.